asking me about this. Yon! Yon, yon. Welcome sa ating emergency meeting. May emergency meeting din ba ang CEO kami ngayon? Dahil hindi ko alam. Wala akong may alam. Alam niyo ba na may announcement ngayon? Oo, oh, syempre meron. Monday. Oo, oh, wala akong idea na may announcement ngayon. Takte yan. So, anong oras ngayon? Sa Pilipinas? Eleven thirty-eight p.m. Meron po tayo mga kaibigan, kapatid, na patulog na dapat. Na-disturba pa. Kulit eh. Alam mo yung para kang ginising ng multo na nakatitig sa harap mo. Sito siyo. Tayo na to siyo yan eh. So, oh, ano yun? Ano yung gumising at nagpaluha sa ano yung magpapaiyak sa iyo, pre? Since di ka makakaiyak, kasi magpapaiyak sa totoo sa'yo. Lang. Na ano, nagulat ako. Nagulat ako eh. Na may announcement pa na ngayon. Tapos nung nakita ko Inverter of Truth. O sige, Inverter, sige. Tapos nung binasa ko pa Underworld Bridge. Santo, sa format to. Tati, ang sakit, bes. Ang sakit. Medyo masakit siya, sa totoo lang, no. Wala ko, alam ko. Pagka naitindi ako kasi sinabi ko, benta mo na yung ibang deck, di ba? Eh, nabutang quarantine tayo eh. Nabut tayo ng quarantine eh. Hirap, mahirap. Totoo naman, mahirap naman talagang ibenta ngayon ng paper cards, paper magic. Oo, oh, hirap talaga. Mahirap talaga mag-paper ngayon. I mean, naipit eh. Ang isa pang masakit dun, ang baba ng benta ng cards kayo ng paper. So, anong, ano mo? Ibibitaw mo siya ng palugi? Parang iyon yung naging ano eh, ibibenta ko ba siya ng palugi? O kaya ano ko siya, iipitin ko siya, pati baka magamit ko ba? Ipitin mo na lang. Ipitin mo na lang. Ipit naman talaga. Kasi, ipit talaga. Good luck. Good luck na ulit sa atin. Medyo good luck nga eh. Sa totoo lang, good luck nga talaga ang mangyayari. Saklap, masaklap. So yun ngayon sa banning, sige maganda tayo ng banning. Open ko na yung listahan. Ah, kaya, kaya. Open ko ah. Na-close eh. Nakakalawa sa akin, napikon ako eh. Unat ako eh. Naan ba ginagawa ko kanina? Nonood pa ako ng ano, nonood akong bagong deck sa ano, sa YouTube. Oh. Yung deck sa Modern ni Mary. Okay to ha. Tapos biglang nag-chat na nag-inayas del macho, nag-inayas yung mga ano. Pusa, ano nangyari? Ano to? Ano na lang ako eh? Ano to? Kita ko nga, inverted. Okay lang, kasi mas ano eh. Hindi ko favorite si Inverter of Truth sa Pioneer decks. Like, buo ko siya. Buo ko siya. Top deck talaga siya sa Pioneer. Oo, pero mas type ko kasi lang yung Underworld Bridge. Mas makwento kasi yun. So, gusto mo kasi nagpipin pa. Oo, gusto mo kasi yung ganun. Alam mo ano, yung masarap yung 1-2 punch na combo. Pero masarap yung i-figure out mo na bunot-bunot. Yung titimplahin mo yung deck mo hanggang maging ano siya, perfect siya. Ganun yung laro ng Bridge. Kaya mas favorite ka siya. Although, sabi natin financially wise or ano, patay ang dalawang deck ko sa Pioneer ngayon. So, buti na lang hindi ko ba nababenta yung Soul Player deck ko. May Soul Player pa akong babalikan. May Geruda. Tapos, may bago akong gustong i-port sa Pioneer na deck. Meron ako gustong i-port sa Pioneer na deck, which is yung Vadrock nga. Pero next topic na yan, sa standard analysis, since nag-MTG ako, medyo alam ko naman yung meta sa standard, medyo ano talaga, necessary talaga yung banning na to. Masasabi ko na necessary yung banning na to na kailangan i-ban ang Wilderness Reclamation, ang Growth Spiral, at saka Cauldron Familiar. Okay? Teferi na kasi. Sila yung ano eh, actually, sa ano, yung Teferi is yung Rock, Paper, Scissors, Deep. Siya yung ano eh, siya yung, tawag dito, Shining Scissors sa paper ng Reclamation tsaka Growth Spiral eh. Kasi Reclamation and Growth Spiral comes hand in hand yan sa ramp decks eh. Mag-turn 3 Reclamation, tas puro end of turn action na. Basically lahat, ano na yun, nangyayari end of turn. And Teferi checks that. Okay? Pero since nawala na yung Reclamation, parang wala nang pupulisin si Teferi. So giving ano, ang mangyari, giving flash decks a chance na siya ngayon. Yun ang gagawin ni... Ano pupulisin niya? Ano? Flash deck. O, pupulisin niya ang flash deck. Yun. Totoo yun, pupulisin niya ang flash deck. Kaya,
ang ano niya siguro ibigay ni Wizards na ano tayo siguro ngayon. Ibigay natin na iba na si Teferi para yung mga EZ decks, mga Simic Clash, EZ Clash, mga ganong decks is maging relevant. Kasi sa totoo lang hanggang meron Teferi sa meta, hindi relevant yung mga ganong deck. Patay ang ganong deck. Hanggat may Teferi kasi, tap ng blue to white. Oo. Oo, yun. Hindi nabibigay ng chance yung blue-green. Unless may Teferi, wala. Hold on familiar is isa din. Although malakas na deck ang Oven na, isa yung sa pinaka nakakatakot ah. So in terms of financial, hindi masyadong affected yung mga tao. Pero in terms of the deck itself na nag-invest sila sa MTGA. Oh, nag-invest. Anong lalakuin mo? Parang after nitong after nung malift, anong lalakuin mo ngayon? 'Di ba? Hindi ka maka-purchase ng cards, ang hirap mag-purchase ng cards. China, bitan ba? Baka na-tour, baka na-putik. Ano ba yung MTG ba yung share ko? Yan. Oh, MTG mo, share mo rin. Ah, pwede tingnan, pwede lumipad-lipad si... Ayun, sige. Okay, so sa standard muna tayo, pag-usapin mo natin standard. Oo. So, yan. So, necessary siya. Okay. Okay lang siya. Parang at least for the last month ng puro MTG kasi yung nangyayari ngayon sa standard eh. Oo. Maging healthy man lang kahit papaano and mag-transition. Actually, magka-transition na naman. One month na lang naman eh. Parang hindi na siya ganun kasakit na naman. Kasi one month na lang naman itong mga except for the Holdron Familiar. One month na lang naman itong Wilderness, God Spiral, Teferi. Yung pala yung itatanong ko. Yung pala yung tatanong ko sa'yo, ano, Jory. So, one month na lang ang before matapos yung ma-expired yung mga cards na to. Oo. Gas, hindi na relevant yung gas kung banda yung reclamation eh. Mamaya ako naayusin. Sige, usap muna tayo. Ay, habang ano, tawag dito. So, ngayon? So, yun yung analysis ko sa standard. Okay lang, sige, okay lang. Para maging healthy. Historic, sa totoo lang, kailangan mawala ng Wilderness Reclamation. Kasi last Saturday, sumali ako ng Arena Open. Yung historic format sila, MTG Arena Open. Ito yung may cash prize to Wizards na $2,000 for the day 2 na makakagawa ng 7-0 yata or something, 7-1 best record mo. Makakakuha ka ng $2,000. Nung naglaro ako ng historic, para ako naglaro ng standard. The best decks are called John Sacrifice, which is yung John Owen. Okay. Wilderness Reclamation. Ano to? Top 1 to ano o random lang? Random. Ito talaga. Ito yung mga decks sa standard na nag-exist. Ang best deck sa history ay standard decks, Wilderness Reclamation decks, at saka Holdron Familiar decks. Yun yun. Papasok doon yung Goblins dahil kay Moxus. Then yun na, Wild Wild West na siya. Kethys hindi masyado eh, kasi yung Kethys, ang daling patayin ng ng Oven decks talaga. Madali siyang patayin ng Oven. Ang bilis ng Oven decks, pag kahit 13 ang life mo, papatayin ka ng Oven decks. Pag-uba siya ng Mayhem Devil, sacrifice siya ng pusa, take 1. Nag-sacrifice ng pusa, take 1 uli kay Mayhem Devil. Sacrifice ng food, take 1 uli kay Mayhem Devil. Babalik si pusa, take 1 kay pusa. For damage agad yun ng isang turn lang yun ha. Tapos pwede pang mag-swing si Mayhem Devil. Ngayon, pag bumalik mo ba si Ghost Rider, wala, machine gun na lahat yun. Kaya niya magbilang from 13 to 0 in one turn. Kaya malakas siya. Pero hindi siya kaban-ban naman sa history. Sa totoo lang, naisip ko. Talaga, kasi, ang nangyayari sa reclamation mirror, naglulukuhan lang eh. Pareho kayong may field. Pareho kayong may field of the dead. Pareho kayong nag-end of turn na expansion, explosion. Magpa-play that, mag-growth spiral kayo, mag-explore kayo, mag-uuro kayo, land drop, zombie. Tapos pareho kayong mayroong magma quick na board removal. Mamatay lahat ng zombie. Tapos gagawin nyo uli yun, mag-play uli kayo ng land, magagawa kayo na tatlong zombie. Ano yung nangyari sa playstyle ng ng mga reclamation decks sa history? Kaya, okay, wait lang. Sa pagkaka-describe mo niyan, hindi ko masyadong masakit si Field of the Dead sa standard ngayon, no? Historic. Walang Field of the Dead standard. Masakit siya sa historic, oo. Pero possible lang siya dahil sa retail ng Wilderness Reclamation. Kasi kung every turn ka nag-growth spiral, explore, if ever na mag-growth spiral ka, yung mabubunod mo magiging lupa eh. Bawas ang mababawasan ka, either mag-play ka ng lupa, or
hindi gumagana yung deck mo kasi ang tema ng deck is play lands, di ba? Hmm. Pero ang kicker doon is pag nag fourth turn reclamation ka, mag-a-untap ka. So para kang nag-flash or nag-pre-turn ka na mayroon kang relevant board presence. By the time na magpasa sa eto, sorry ah. Oh nga pala, kung nag-go spiral ka tsaka uro, by third turn mayroon ka ng wilderness reclamation. By fifth turn mayroon ka ng 5 or 6 mana. Ganun siya. Okay? So ang mangyayari niyan, kung by fifth turn or fourth turn is nag-spiral ka, play land, fifth land mo, tapos isa pang spiral, sixth land mo, tapos mag-float ka ng last 2 mana mo, tapos mag-a-untap ka na reclamation, mag-explosion ka 4-4. Okay? Kasi mayroon ka na available 8 mana no, na-refill ka na agad for next turn. Tapos every turn, ganun ang gagawin niya. End of turn, explosion. Play lang. To the point ako, sino may unang mas maraming Field of the Dead sa board, siya ang panalo. Yun, ganun yun. So yun ang meta ng history. Kaya I think okay siya, which is, ganun din, Teferi. Ganun din, kung sino yung pinupulis, pag nawala yung pinupulis, hindi na kailangan yung pulis. Ganun yung mangyayari kay Teferi. Ganun sila. Ay, pero itong Sigurd Spiral, ano naman purpose itong Sigurd Spiral, bakit binan? Kasi ako sa magkakuwang yan eh. Magkatuwang yan eh. May instant kang explore. Ang daya nun ah. Instant ng explore mo eh. Pero sa totoo lang, hindi ako masyadong affected dito. Hindi ako masyadong... Hindi masyadong affected in a sense. Ako masaya. Kasi... Yung mga tournament yan. Kalbo. Uy, hindi ano. Galaro ako standard sa MTG eh. Titingin ko lang ano ba itong mga to. Kasi ano eh. Kasi 'di ba, lagi kong nakakalaban yung mga euro laging may ganto, growth spiral. Yung sinasabi niyo yung deck na 'yan yung gumagamit ng wilderness. Ang dalang kong makita niyan sa gold tier. Baka nasa high tier 'yan yung mga ganyan deck. Pwede. Ang dalang mo nakikita sa kanya, Nolan? Sa gold tier. Kasi gold tier lang 'di ba, ito last few weeks kasi tangin na sobrang. Hindi ano bakit? Nasa mythic na sila. Nasa mythic na sila. Ang madalas kong makita sa gold tier, yung mga cauldron. Oo, yun pa. Pero, ano pa eh, kung nasa gold ka pa, tapos, ano ka, cauldron gamit mo, late, ano ka, parang medyo net decker ka nun. Naghahabol ka na nun eh. Talaga? Bumuo ka ng madaling buuin na deck. Madaling buuin, ano, budget deck ang ano, cauldron deck sa ano, sa MTGA. Sa totoo lang, budget deck siya. Bagay. In a way, pag nag-wilderness ka ngayon ng madaming mythic eh, may ano ka, may... hindi na nga sila nagkakarasis ngayon, no? Pero yung lupa pa lang, mahal na eh. Pero yun din yung dahilan ko bakit ano. Kung bakit na nakarating ako ng gold tier nang walang kahirap-hirap, tas ang gamit kong deck, si Teferi Tutelage. Para sa isang mill deck, wala naman nag-expect na mag-ano ang mill deck eh, makakarating ng hindi ako nag-expect na makakarating yung mill deck ng gold tier or even higher. Sig feeling ko mas mataas pa yung ranking na aabutin ko sana kung hindi ako natigil maglaro ng mga dalawang linggo. Tanga, dalawang linggo ako natigil eh. Di ba hindi na ako napansin mo, hindi ako masyado nagbubukas ng MTG. Hindi ka na nag-online, hindi ka na napapansin eh. Sobrang busy ko last 2 weeks eh. Pero feeling ko akit pa siya eh. Dahil lang yun. Sa ganyan yung format. Oo, pag nag-rotate yung format, ganun na pwede maging archetype ang mill. Pwede siya. Kasi yung kagandahan ng UR mill deck, hindi siya totally lahat ng eggs niya nasa basket ng mill. Kasi yung version na ginawa ko, yung ginawa kong version is, pag wala yung mill, edi ano tayo, tempo. Parang yung version ng deck ko is tempo lang. Tempo ka ng mill mo. Basically, parang pag mill ka, nasisira mo din yung game plan ng kalaban, which is tempo. Tapos dinagdagan ko pa ngayon ng bagong toys, lagyan ko ng brazen. Ang kulit ng deck. Lagyan mo ng brazen, mga ang bilis nung game, mga 10 minutes tapos na yung game. Parang masarap siyang ipang grind yung ganong build, yung mga tempo build, masarap ipang grind paakyat ng rank. Tapos pag nandun ka na sa high rank, tsaka mo ngayon gamitin yung actual deck mo talaga na pang ano, pang meta. Yan nga, tama yung ganong approach. Pero buti ka mo sa modern, hindi. Hindi, masyado ano, pulis. Sa modern, kailangan si Teferi, hindi siya nakikitang aggressor, nakikita siya as police sa pioneer. Police yun. Police siya sa modern. So naisip ko ngayon, baka magmura na si Teferi ng konti. Baka makabili na ako ng pangalawang Teferi sa modern. Alam mo, hindi naman driver ng presyo yung ano eh. Basically, hindi magbaba. Pag-rotate na si Teferi, dapat mababa na talaga presyo niyan.
30 tickets diba? Pa rin eh. $30 pa rin siya sa MTG. Ba't pinagod kay Loros? Sa MTGO. Ba't di ka bumili ng mura? Sa MTGO, walang mura sa MTGO. Pamahal lang ah, ito. MTGO, sa MTGO, pwede magmura. Oo, oh, wala. Sa standard, sa paper, yan, madali lang gawan ng paraan yan. Inverter of truth. Ulit, no? Ito yung Pioneer, di ba? Inverter. Pawala naman din naman. Ah, hindi, Pioneer pala to. Sa Pioneer, kailangan... Wala na talaga sa standard, pre. Bakit si Walking Ballista na dami? Anong deck ni Walking Ballista sa Pioneer? Competent siya with Hilliard eh. Ah, oo. Ang pumindihin niya dyan. Sa standard. Pag naman, sa standard. Hindi, sa modern yata to nakita yung deck na to. Yung gusto ko tong balista na to, yung art na transformer. Angas ah. Hover ko na to sa modern, courser. Yung sinasabi mong version, yung combo ni Heliod, yung pag mag, yung sa ano, sa mga Soul Sisters. Ah. Sa mga Soul Sisters to, di ba? Hindi, yun sa, may green din yun eh, ginakitchen pinks. Yung deck ni nakakalaban natin dati. Kasi yung nakita kong version nito sa modern, ang gagawin, core, diba Soul core, Sisters, core deck. Gain ng gain. Devoted yan, devoted Heliod. Yun nga, si ang mangyayari, ang ginagawa nila, gain sila ng gain ng life. Tapos si Heliod, may trigger siya sa gain life, diba? Oo, plus one, plus one. Oh, tapos ngayon, ang mangyayari, ang gagawin nila, paplus one lang, paplus one si Walking Ballista, tsaka nila ibabato sa mukha. Eh, may mga Soul Sisters. Kinakas nga nila si Walking Ballista ng libre. Natatawa ako, kinakas sila ng libre. Ang Soul Sisters doon. Nakakalungkot naman. Grabe. Si Danga, natulog na lang. After niyang mabad trip, natulog. Siya nung deck to? Doon siya, reclamation deck, band na yung idea na. So, dahil. So ano, oh, sige game. Moving on tayo sa ano, moving on tayo sa next topic. So feeling nyo anong magiging bagong deck sa standard ngayon? Or mamemaintain si Euro syempre, diyan lang yan, diyan gagalaw. Post rotation? Di ko masabi kasi post banning lang kasi post rotation in a month pa yun. Post banning ito nilalaro ko na. October pa yun, 'di ba? Ang rotation. Ah. 1 month na lang. September yata. Oh. September two na months pa. Eh. Ah, September na ba? Alam mo, September ang Zendikar eh. Ate yun, September nga. Middle of September ba? O end of September? Middle of September. Yeah, sure. Pwede mo nalilin ako. Walking Ballista. Namura, ano? Sa bagay, baba talaga si Walking Ballista. Pero gamit pa din sa ano eh. Modern eh. Oh, modern mabenta. Ka. Financial side hindi. Although financial side, hindi naman din ganun kasakit. Hindi naman siya ganun kamahal eh. Kasi mura na lang ang bridge. Mura na lang ang inverter of truth ngayon. Ato. Jory, so, hindi ka pa rin ba convinced na mag-MTGO? Ano, sorry? Hindi ka pa rin convinced na mag-MTGO? Isa pa, sorry, ano yan? Hindi ko maintindihan, ano yan? Fuck you. Ayaw mo pa. Ayaw mo pa rin. Wala pang budget eh. Anong walang budget? May mga diamond pa nga. Umabot ka lang ng SCG, wala pa rin budget sa MTG. No? Oo. Pero, si Euro, hindi, ano pa rin yan? Standard pa rin yan, di ba? Hindi yung magagalit. Oo. Okay pa. Parang matagal pa yung Euro. Eh, ano yung may matitira? Bukod, si ano, syempre, Cauldron, wala na. Patay na yung deck na yan. Matitira is... Si matitira si Ugin. Pero at least wala nang at least wala nang Nisa. Yun yung isang maganda. Oo nga, pwede. So since 1 month na lang, since pinag-uusapan natin yung post-banning at post-rotation, so may chance kaya na yung mga tao mag-move on na lang sila sa post-rotation? Oo. Hindi masakit masyado standard. Parang ano eh, hindi na mahal mag-standard kung gusto mag-standard. Parang hindi na siya mahal ngayon ni, eh, kasi may MTGA ni. Eh. Bagay. Tsaka sa MTGA hindi na lang sila. Hindi ka na ng paper. At tsaka alam mo ba, ang baba ng presyo ng paper ng standard. Dahil ang daming variant. Mayroon kang normal, mayroon kang normal foil, mayroon kang extended art, tapos mayroon kang extended art foil. Ang daya mong choice. Para alam, ano ah? Bigling to dust. Para ka lang. Naglaro ng choose your own adventure na libro ah. Di ba? So anyway, so mag-move on na mga tao sa post rotation, doon yan magfo-focus. Malamang
Yun ay yung mga deck na ibibuild nila. So tayo, yung mga normal na mamamayang Pilipino at mamamayan ng Magic. Anong format pinag-usapan natin? Standard. So maya, malamang ang gagawin ng mga normal na mamamayan ng Magic. Mag-mono red, putya. Tapos, or kung hindi man yun, yung typical na ginagawa ng mga Magic players na hindi nagbibuild ng deck, tsaka hindi nagbubrew ng deck, mag-aantay sila. Hihintay lang. Mag-aantay sila ng nagbubrew, mag-aantay sila ng magbubrew, at once proven kung gaano kalakas yung deck, copy-copy na lang. Eh, maghihintay sila na may mag-i-stream sa Twitch, na pro. Oo. Ganun na naman lagi yun, yung mga mag-stream mag-grind to create the best deck. Yung ginawa nyo. Okay, guys, lumalayo na tayo. Dun na muna. Lumalayo tayo, sorry. So, bannings, So, yun. So, yun nga. Although, yung reasoning sa banning ng Pioneer, medyo, yun nga, nakakaano. Dahil sa, wala masyado naglalaro ng Pioneer. Eh, parang, hindi mo magigay, parang napaka yung data gathering. Gray area yung Pioneer para sa akin. Kasi may modern ka eh. Ana, sorry? Parang gray area yung format na yan. Kasi may modern ka eh. Eh, sabagay, kasi may access tayo sa modern eh. Ipupush nila yung kasi magkakaroon ng Pioneer sa MTGA. Yun, isa din yun. Ipon lang nila yung card pool ng inaayos siguro. Pinaprepare nila yung pag-release ng Pioneer sa MTGA. Hindi ako sure dyan, Joris, ha? Kasi ang nakikita kong... Ras, yung mic mo, hindi maayos, Ras. Medyo muffled ka. Muffled. Okay. Yan, okay na? Yan, medyo okay na. Better. Sabi ko yung Pioneer sa MTGA, medyo malabo. Kasi nakikita ko dyan, yung historic ang magiging Pioneer. Ay, oo. Pero may announcement sila na magpa-pioneer eh. Oo. Hindi malabo na may pioneer sa end of the year. Current quarter. MTGA kasi madali lang nilang mahahabol kung ano man yung cards na kailangan nilang i-download at ilagay sa database ng MTGA. Kasi ang bago pa ng pioneer. Yun din yung reason kasi meron ako nakausap kung na natatakot mag-MTGO. Kasi parang sabi nila, may MTGA na daw kasi. Ngayon, yung MTGA, parang yun na yung ipapalit kay MTGO. Kasi si MTGO... Hindi pwede, pre. May pera doon sa MTGO, di ba? Hindi. Pwede naman i-convert si MTGA na maging normal na may pera. Pwede na i-convert yun. Madali lang yun. Madali lang yung programming nun. Ang mahirap doon, yun ang same reason kung bakit hindi mawawala si MTGO. Dami na ka-invest dyan. Is, 2002 nung ginawa si MTGO. Nung ginawa na si MTGO ng 2002, lahat ng database ng cards ng Magic from day 1 from 1991 nandun lahat sa MTGO. Yung klase ng effort na ginawa nila na yon para gawin ng 2002 para ilagay lahat yun, para encode lahat ng cards na yon, tapos i-upgrade at i-update at i-maintain yun hanggang 2020 na ganito na karami yung na-print na cards. Yung klase ng database na yun yung reason kung bakit hindi nila tatanggalin sa MTG. Hindi nila kayang ilipat yun sa MTGA. Hindi nila kayang ilipat yung ganun database. Update graphics yun, pre. Hindi lang yun. Database mismo ng cards. Yung interaction pa rin. Imagine parang kang nag-super layer ng if-then statement. Sabi natin ganun yung interaction ng cards eh. Kaya ang hirap nun sa MTGA. Tsaka the fact... Yung protect mo sa MTGA, may Adnos ka, no? Tapos i-layering mo yung... Tsaka the fact hindi na... Malabong-malabo talaga mangyari yun. Kaya nga, the fact hindi na... Interaction talaga wala eh. Oh, lahat ng interaction, lahat ng card reaction, ng paano gumag... Tsaka napaka-stable naman ni MTGO. Napakadala mong maririnig si MTGO na mag-maintenance. Magda-down for me. Unless may bannings and bannings na kailangan mailagay. Yun. Maliit lang maintenance. Yun nga, wala pang isang oras yun. Wala pang isang oras yung maintenance na yun. Pero yun lang yung marinig mo magme-maintenance si MTG. Oh, ganda ng transition ng topic from MTGO shit yan Kasi way past na si, back in the days, nung nagsisimula pa lang ang MTGO, marami pa talagang bugs yan. Parang MTGA yan, maraming bugs. May mga moments na weird gamit. May problema lang naman sila dun sa coding niyan sa programming. Pero way past na sila dun . Kaya malabong itanggalin si MTGO. So, sa mga gustong mag-MTGO, pwede po. Pwede po kayo mag-MTGO. Huwag po kayo matakot. Sarap mong gumastos kaysa... Yeah. Lahati na presyo ng deck, pwede nyong bilhin. MTGO, maraming competitive decks. A sense lang. Oo. Kahit nga practice lang eh.
Ang daming mga kalabang malakas dun. At hindi mag-rotate out yan kasi sa MPJ nandun lahat ng format. Andun, oo. Oh, andun lahat ng format. Puti nga Momir nandun kung naglaro ka ng Momir. Yun. Anyway. Eh, may tanong pala. May tanong ako. Joris. Bakit si Ketis? May Ketis combo. May Ketis combo. May combo deck. Oo. Hindi ako over sa Pioneer eh. Sorry guys. Wala ako ano dyan. Hindi ka ba nabobored, Joris, sa ginagawa mo? Hindi, kasi exciting eh. O, yung kita mo nag-scoop. Wala akong hawak. Alam mo, Lan, yung nagkukwento, hindi nabobored yun. Ang mabobored yung nakikinig. Wala akong hawak. Wala akong hawak. Grabe naman. Nagagrind ako para sa gold eh. Grabe naman. Ayan. Sakit talaga yun. Sakit talaga yun. Kaya nakitindi ako si Joris. Dalawang deck pa na bag. Bagay ako, natamaan lang ako ng dalawang ban, pero magkahibuli na ira. Si Da, nalulungkot siya dahil, anong yung kinakalungkot niya? Naban kasi si... Balista. Eh, white player yun eh. Ay, si Balista. Yun yung kinakalungkot niya. Another one bites the dust nga naman, ika nga niya. Okay, tapos na to. Kasi malakas. Oo, parang isa sa mga cards ng parang pinapatay talaga nila yung ano, no? Pinapatay nila yung... Affinity. De combo, combo ang pinatay nila sa Pioneer. Pang ang Pioneer is not a house ano, not a home for combo. Ganun sila. So fair decks lang. Fair decks lang ang pwede sa Pioneer. Pwede, Well, let's see. Financially wise, mababa naman talaga yung mga presyo ng cards na ban. So hindi masakit. And sabihin na lang natin na masakit sentimental. Masakit siya in a sentimental way. Pero not necessarily na may hinder yung play natin. Kasi kung Pioneer player ka, most probably naglalaro ka in paper. Yun yun. Mas madaming paper player feeling ko ng Pioneer kaysa sa MTGO. Yun. Di ko alam, Nolan, ha? Back me up sa knowledge kung mali ba ako o hindi. Ha? Pero Wala masyadong nag-MTGO sa... Diba? Kasi kung mag-MTGO, modern team. Oo. Either marami sa MTGO ay... Legacy, modern, tsaka commander. Commander mabuhay na buhay. Maraming commander sa ano sa kasi sa totoo lang, ang sarap mag-commander sa MTGO, hindi ka magka-shuffle ng cards. Bibili mo lahat eh. Patsaka, mura lang naman ang cards eh. Pero imagine mo na ba hindi ka magka-shuffle ng 99 cards? Yung ginhawa ng automatic yung ano. Kaskada magkakaskas ka. Tapos at the same time, i-discord nyo lang na magkakabarkada 'yon habang naglalaro kayo. So para lang din kayo naglaro ng magkakatab eh. Naka-discord lang kayo. Plus being safe kasi hindi kayo nagkakabayro sang apat, di ba? Panahon ngayon, pre. Tsaka ang dami, oh, tama-tama si Ras, ang daming convenience paglaro ng Magic sa pag-automatic. Digital. Hey, sa mga nakikinig. Kung meron man. Kung mag-MTGO, kung meron man. Pinakamadali, copper. Alin? Any dreadful, pre? Copper. Hindi aabot ng whatever price. Gagastusin mo para makalaro ka ng copper. Makakapag-farm ka na mula dun. Yun pa isa, oo. Uso sa MTGO yung popper. Nakalimutan ko. Kasi dati may popper. Alam mo yung 2000 something, 2010 yata ako nag-start mag... Yung inception pa lang si Modern. Ay, si Modern, si popper. Mga ganun, 2000 something. Nag-start ako mag-popper. Yung popper ko na blue, mono blue na may days. Mura-mura lang ng days. Magal. Oo, oh, hanggang nasa naban na eh, di ba? Hanggang sa tinamad na ako mag-popper kasi lahat ng cards ng mono blue ko naban. Halos. Naban, oo. Pareho tayo. Oh, days, gosh. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Mm-hmm. Probuo ko yung mono blue sa popper. Akay gamo. Nasa kanya lang lahat. Pinayaram ko lang. Ito yung diba? Pero in fairness naman sa popper sa MTGO, matagal ko siyang nalaro. Kasi nag-start pa lang inception, tama si G-Boy, inception pa lang ng popper sa MTGO. Ang bilis magbuo ng deck doon eh. So nag-popper na ako agad. Na-enjoy ko naman siya. Kilig ba 'yon sa MTGO? Parang masaya mag-deck doon ano.
May league, oo, yun nga yung hinahabol, yung hinahabol ko ngayon eh, nag-grind ako ng play points para makapasali ulit ako ng modern league. Pero ngayon, Esper na yung gamit ko, tang ina nilang lahat. Cling to dust for the win, no? Oo. The possibilities are endless. Ako, nagkakwento lang ako. Pag maglaro ka dyan, ako, nagkakwento ako dito. Ako, literal, ako, nagkakwento ako. Third, fourth, ako po to. Sorry, saan ko lang. Ano pa natitira ng Pioneer deck dyan? Ano? Ano pa ang tanongin ng ganyan? Personal yun. Anong first, anong Pioneer deck ko natitira ngayon? Oh. Ha? May Soul Flayer ako. Yung Lotus, pwede ko siya i-convert sa Rhystorm eh, yung Repeated Reverberation, Double Cast. Yung magkakwento ka din, untap-untap ka ng Lotus, kakopy mo yung untap, yung Hidden Strings, copy mo, float-float, tapos ganun uli. Pero ang payoff mo si Ral, kasi diba copy-copy ka, copy-copy, untap-untap. Ganun. Tapos Geruda, ayan, GG. Geruda, ganun. Etong Vado, pwede. Lalagyan akong gilid. Ha? Soul player. Player po. Ito lang ito mga soul player. Buo soul player. Biruda. May Mox Amber yun. So Skinan. Tapos etong Badrock. Gideon of the Trials. Lotus. Pwede pa. Pwede pa naman Lotus eh. Kahit walang Breach. Ah. Pwede pa yung Lotus. Mas degenerate lang yung Breach. Breach. Ano? Breach. Breach version. Pero kaya pa yung Lotus. Kaya pa ng Hidden Strings yun. Tsaka ano. Spirit, ano yun? Tapos pinipilit niyo ko na pa rin. Itong next deck ko ngayon sa Pioneer. Buo ko na sa paper to eh. Siyempre, Joris pa. Dito dyan lang. Changena. Pero Joris, talong ko lang. Kompleto na ba yung Goblin?